Inakusahan nga itong si Giannis Antetokounmpo bilang dirty player ng mga Brooklyn Nets fans matapos nga itong gawin sa anilang mga player. Dito nga kay Nick Claxton, pati na nga rin dito kay Kevin Durant. Well, itong kay KD mga idol, literal na dirty play mga idol, inawakan ng puwitan nito ni KD. Pero ang mas seryoso nga dyan at kinainit ng ulo ng maraming Brooklyn fans ay itong ang ginawa ni Giannis Antetokounmpo kay Claxton. Kung saan mga idol, nilakna ni Giannis Antetokounmpo ng kanyang kamay ang braso netong sentro ng Brooklyn Nets. Kung saan mga idol, maaari nga daw magresulta sa injuries. Naalala nyo pa ba yung ginawa ni Kelly Olynyk nung nasa Celtics pa siya kay Kevin Love? Di ba nga mga idol, nagresulta ngayon sa matinding injury kay Kevin Love na hindi na nga siya nakalaro para nga sa kanyang team na Cavaliers. At mga idol, ito nga ang nakikita ng mga Nets fans dito. Buti na nga lang daw ay sumama itong si Claxton sa paghila ni Giannis Antetokounmpo at nakaiwas sa kung anumang medyo serious na injury na maaaring mangyari. At ang mas kinainis pa nga ng mga Nets fans ay parang patay mali siya pa nga daw itong si Giannis matapos niyang gawin yun kay Claxton. Kaya nga mga idol, binansagan nga siya na dirty player ng mga Nets fan. Dahil kung hindi nyo alam mga idol, hindi lang ito ang first time na ayon sa mga Nets fan ay nang biktima itong ang si Giannis Antetokounmpo na kanyang dirty play. Noong 2021 playoffs nga daw si Kyrie Irving kung saan na ankle sprain nga siya matapos na bagsakan ang paa ni Giannis. Well, para nga sa mga Brooklyn Nets fan ay sinadya yon ni Giannis Antetokounmpo. Kaya nga mga idol, nakadadami na nga daw itong si Giannis ng kanyang dirty play dito nga sa mga Brooklyn Nets player. Pero kayo mga idol, ano ba ang masasabi nyo dito sa video clip na ito ni Giannis Antetokounmpo na paghila nga sa braso nito ni Claxton? Komento nyo lamang ang inyong mga opinyon. At pag-usapan na nga rin natin ngayon ang ginawa neto nga ni DeMar DeRozan laban sa New York Knicks. Well, pull up for the win. Jumper mga idol, mid-range ang ginawa ni DeRozan laban nga sa Knicks para manalo sila 118-117. Sa laban ngang ito may total siya of 25 points and 10 assists. At dito mga idol ay nakikita natin na nagsiselebrate sila ni Zach LaVine. So parang nga ang totoo talaga ang kasabihan sa sports na winning solves everything. Matapos nga ng balita dito kay Zach LaVine at DeMar DeRozan na hindi nga daw ayos ang relasyon, ay may kita nga natin dito na nagsiselebrate silang magkasama matapos ng game winning shot ni DeRozan. At hindi nga lamang itong si DeRozan ang may game winner ngayong araw, may clutch shot. Pati na rin si Haliburton mga idol, kalaban nilang Miami Heat ngayon at isang very tough 3-pointer kanyang nashoot para magpanalo sa kanyang team 111-108. Itong si Tyrese Haliburton ay nagtalangan ng 43 points, 7 assists mga idol on 70% shooting sa field, 14 out of 20 sa field at 10 out of 16 sa mga 3-pointers niya. Yan mga idol ay ilang araw matapos niyang sabihan itong si Tyrese Haliburton ng isang New York Knicks announcer na wannabe all-star nga daw, fake all-star. So ayan mga idol, pinakitaan at pinatunayan ni Haliburton na siya talaga ay deserving para maging all-star this season. At sa panghuling update natin sa mga nangyari around the NBA, Luka Doncic na kuha ang kanyang second career 50-point game sa panalo laban kala Jalen Green. Si Luka mga idol, in total of 42 minutes ay nagtala ng 50 points, 8 rebounds, 10 assists at 3 steal on a 56% shooting sa field at 50% sa mga 3-pointer. Talagang kinailangan ni Luka na magbuhat sa opensa para nga madala sa panalo ang kanyang team. At kayang-kaya naman ni Luka, kagaya ng ating na-witness ngayong araw na ito.